Nakatakdang isagawa ng Beneco ang Annual General Membership Assembly o AGMA alas 9 ng umaga bukas. 60 lang ang papapasukin sa Dumol Hall at kailangan ang pre-registration. Kaya ang iba ay hinihikayat na makibahagi via Zoom. Tuloy din ang pagbarikada ng mga member consumer owner ng Beneco. Ito'y matapos magkatensyon noong Martes dahil sa paghahain ng NEA ng preventive suspension order laban sa mga opisyal ng Beneco. Nanindigan sila na si Engineer Melchor Licoben ang kanilang general manager at hindi kikilalanin ang appointment ng NEA. Kinontra naman ng NEA ang pagsasagawa ng Beneco ng General Assembly. Ayon kay Attorney Omar Mayo ng NEA, hindi nila ito kikilalanin. Imbaga lang aro din, ito'y Board of Directors ng awan at the Board Resolution. Ituloy na pala, haan ka di nga, kasla defiance matay-tang tigubiernon. Because government for electric cooperatives is lodged with NEA. The power over electric cooperatives like Beneco is with NEA. Muro-muro, no, awag ko man, muro-muro, nga agmada ng bigat. Kaan nga i-recognize din niya, ta mismo din niya through the board directors nga natitang upat. Kaan siya as the board, as the project supervisor. Imbagamin nga awan paila ang ti agma. Ket no agmaga makamuda. Aw malat ipikto na eta. Nag-apply din ang Beneco sa CDA para sa isa sa gawang agma. Ang pasya ng CDA, ipagpaliban muna ang General Assembly. Sinikap ng RNG Luzon na makunan ng komento si Engineer Melchor Licoben at Board of Director President Attorney Esteban Somngi sa harap ng kamera, pero hindi sila sumasagot sa tawag at text. Samantala, idineklara ng ilang member consumer at owner ng Beneco si Attorney Omar Mayo, Undersecretary Emmanuel Waneza at iba pa bilang persona non grata. Wala pang komento tungkol dito ang NEA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.